Magandang gabi mula dito sa bulwagang pambalitaan ng Maharlika Network. Ito po ay inyong Fair Lady Maharlika. Ngayon ay magbabalita na naman tayo ng mga samot-saring balita na matatagpuan lamang sa mainstream and social media. At ito'y ating uokrayin. Handa na ba ang mga palangga sa ating mga balita? Dahil ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sendwave App. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas, gamitin ang promo code na Maharlika para magkaroon ng $20 free credit kung ikaw ay nasa Europa, parts of UK, Germany, and Canada, and America. Ayan, present na ang ating mga palangging-ging. Nandiyan si Miss Sally Chong, si Zorro, si Attorney Glenn Chong. Wala, ba't babatiin natin kung hi Pat Choi, brother? And I love Philippines. So, sino ang nagpuslit ng Bugatti? Mga kababayan, pakishare-share natin ito dahil ito ay kakaiba sa ating pakulo dito sa ating channel. At syempre, ayan, malamang kanila budol yan. What the? Alright. So, tuloy natin ang ating balita. Okay, present na ba ang lahat? Makinig sa inyong mga sasakyan, mga tricycle sa inyong mga kwarto, itodo nyo na ang nga bells ni Fair Lady Maharlika. Nangunguna ngayon ay Pebrero 11, 2024. Una sa balita, bago ang Bugatti, mga kababayan, Pangulong Kuting nagbigay ng mensahe nitong nakaraang Chinese New Year na dapat daw ay pagnilayan ang mga nagawa noong nakaraang taon. Kasabay sa pagdiriwang ng Chinese New Year, hinikayat ni Kuting Jr. ang mga Pilipino na magnilay sa mga accomplishments ng nakaraang taon. Ba, ano kaya ang kanyang accomplishment? Lahat puro kabalbalan, kabudulan at kasmagliran. Ayon kay Kuting ng Norte, this occasion brims with infinite opportunities as we gather to pay homage to the heritage of the dragon, a timeless symbol of power, wisdom, and courage. Ito po ay malaki na namang pambobola dahil dapat naman talagang magnilay. Kung meron mang magnilay ay sila dahil ang kanilang mga accomplishments ay puro pangangamkam, puro polboronic. Kaya naman, mga kababayan, talagang nakakaloka ang mga eksenang kaganapan. Okay, ka muna. Tatanggalin muna natin si Bugatti. Okay, tatanggalin natin si Bugatti at nang makita natin si Ayan. Tuloy natin ang balita, mga kababayan. Umaasa ang Kuting na mangalmot ng kapwa niya pusa. No, hindi. Seryosong balita. Umaasa ang Pangulong Kuting na ang mga nakamit na tagumpay noong nakaraang taon ay makakamit din ngayong taon. Ang ibig sabihin, kung nagtagumpay sila, mga kababayan, sa kanilang mga smuggling activities, sa mga polboronic, pangangamkam, and everything, ay ipagpapatuloy nila ngayong taon. Bukod dito, pinalalahanan din ni Kuting ang bawat isa na gawing realidad ang mga pangarap. Well, sa mga kapwa ko palangga, kapwa ko Pilipino, ang ating mga pangarap pwede naman talagang dumating sa tunay na realidad kung tayo ay mayroong mabuting gobyerno. Pero kung meron kang gobyernong Kuting at ahas, malamang sa malamang ang magiging realidad na mga pangarap para kamkamin, sila lang ang magkakaroon ng realidad na pangarap. Ayon pa kay Kuting, ang kanyang statement, ang kanyang tinuran ay ito, "I urge everyone to embrace the spirited heartbeat of the dragon's real, knowing that the limitless horizon of this year of the dragon brings endless possibilities." So, ang ibig sabihin ni Kuting dito, mga palangga, ay yakapin daw natin ang espiritu hindi ng dragon, kundi espiritu ng ahas, ng masamang ahas na botod. Kasi ang espiritu ni Lisa Smugs ay namamayagpag dyan sa gobyerno para simsimin, okay? Limasin ang kaba ng bayan. Ang sabi nga ni Kuting dito, ito daw ay magdadala ng walang katapusang posibilidad sa ikanilang mga, well, that's my word, sa kanilang mga pangarap
na pangangamkam. Kitang-kita niyo naman. Gusto niyo ba ang aking ulat na ganito? Mag-comment ka lang. Okay, sa mga susunod na balita, dalawang big time na tulak pulboron at Shasha, you know what I mean, arestado sa halagang 15.1 million na pulboronic na paborito ni Kuting. At Shasha, na paborito, well, Shasha na pinakain ng kapatid ni Smugs kay Maricel Soriano. Kaya nasira ang kanyang karera at nasira ang kanyang, you know what I mean, alam nyo yan. Tuloy natin ang balita. Dapat dito sa balitang ito, balitang may twist. Hindi po ito maririnig nyo sa mainstream media. Ito ay balitang only Maharlika can do it. Okay, no one else, just me. Okay, kaya nyo tumambling sa mga balitang ito. Ito ay may mga katotohanan at may mga kasinungaling ang balita na dapat nating okrayin. Okay, tuloy na natin ang balita bago pa magdaldal ang hitaad. Arestado ng polisya ang dalawang big time na polboronic personalities matapos makuhaan ng mahigit na 15.1 million pesos halaga ng Shasha, Bubu at polboronic na favorite na Kuting sa bypass operation sa Vinzon's Camarines Norte. Ayon kay Brigadier General Andre Perez Dizon, Bicol Police Chief, na aresto sina Marlon Alok at Joji Ian Canonizado bandang alas 11:20 ng gabi sa Aking Highway, sa Maharlika Highway, sa Barangay Santo Domingo. Talagang ang Maharlika kahit saan, okay? Tuloy natin. Nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 2.2 kilo ng Shasha and Bubu, okay, na nagkahalaga ng 14.96 million pesos at 14 gramo naman ng paborito ni Kuting na pulburon na nagkakahalaga ng 212,000 pesos. Ani Dizon, ang mga suspect na residente ng Camarines Norte ay nakakuha ng supply mula sa Chinese nationals sa Metro Manila. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So malamang o baka naman ito ay mga kasabwat din o baka itong mga taong ito na nakuhaan nila ng supply mula sa Maynila, ayon din ang kinukuhaan ng supply ni Lisa para sa kanyang asawang si Kuting. Kay Sandra ang Bugatti, sabi ni MAC, dadako tayo dyan sa Bugatti mamaya. Yan ang highlight natin. Emma Rojas, ayan, bumati muna tayo. Okay, mula dito sa ating Bulwagan. Shout out sa mga boto kay 20 kilong bigas na budol tayo, sabi ni Edeline Gilan. Tuloy natin ang balita. Ito'y lumang balita pero kailangan nating ipaalala sa inyo. Natatandaan ninyo noong Pebrero 6, itong taon na ito ay Rod Tag, binuhay o tao ni Rodrigo at ni Rodriguez. Kaya naman nanganganib sila ngayon sa Malacañang. Diba, napag-usapan na natin na ang ginagawa ng Malacañang ay purging matapos umanong ipinag-utos ni Kuting Jr. ang performance review sa lahat ng presidential appointee. Duda ng Malacañang insider, may insider tayo, that's the Kuting ng North, the Kuting Ahas. Target nito ang mga tinalaga ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez at ex-President Rodrigo Duterte. Naulat ko na yun sa inyo pero kailangan lang natin ipaalala na ang sindikatong gobyernong ito ay patuloy na gumagawa ng mga talamak at kadiliman sa ating bayan. Kaya kung ako sa inyo, get up, speak up, and pick them up. Tuloy ang balita. Paglilinaw naman ng palasyo ng mga Kuting at Ahas, hindi lamang mga itinalaga ng nakaraang Administrasyong Duterte ang target sa review, kundi maging ang mga itinalaga mismo ni Marcos Opuesto na pinagsilosa ni Lisa Smugs, katulad na lamang ni Ina Reformina. Ay, meron pala tayong breaking news tungkol dyan dahil may nakarating sa akin. Kaya pala nagalit, buti na lang naalala ko. Kaya pala na-imbiyer na itong si Lisa Smugs. Ayon sa Kuting Ahas, kaya niya tinanggal si Ina Reformina ay tumawag si Kuting Jr. directly kay Ina Reformina. Bagong scoop yan. Diba? O, nagpaka-normal ako ng boses ko. Temo tang ina, tumawag si Kuting Jr., may instruction lang kay Ina Reformina Palanga.
Nalaman ni Lisa Smugs, ito po ay ayon sa insider natin sa Malacañang sa Puting Ahas. Nung nalaman niya, yung pala ang dahilan ng pagkaligwak ni Ina Reformina. I hope Ina Reformina, you speak up. You follow their blog, third floor. Okay, tuloy na natin ang ating mga balita. Nakita niyo? Kung ni Jutang Jelimis talaga to si Lisa Smugs. So tuloy ang balita. So kinumpirma daw na ang kasinungalingan. Kinumpirma ang mga kasinungalingan ni Jotok. Yeah, may kulob. Balakulob pala yun. Kinumpirma ni Communications. Cheloy Kulob ang memorandum. Mag-i-atay. Pwede naman tayo sa broadcast network. Okay. Ayusin ko para pumasa na ako. Okay? Kinumpirma ni Amoy Kulob Garafil ang memorandum at binigyang diin na sakop ito ang lahat ng presidential appointees hanggang noong Pebrero 1. This is a directive to all presidential appointees including those appointed by President Cuting Jr. as part of the performance review and to ensure continuing qualifications to remain in office. Kaya nga palangga, sa ating ulat, nung nakaraan, ano ang pagkakaiba ng inappoint before Feb 1 of 2024 at yung inappoint nitong Feb 2 after. Okay? So yan po ang malinaw. No, 2023 rather. Okay, 2023. Alright, so tuloy natin ang kasinungalingan nilang balita at ating uokrayin. Gusto niyo na ba nang batiin ko kayo from Baguio City, Jill Ladawan, at focus po tayo sa topic at issue, sabi ni Vivian at si Marilyn Pilgon. Yes, thank you. Hindi po natin pag-uusapan ang mga basura. Ang pag-uusapan po natin ang issue ng bayan. Dahil ang mga kalaban po natin ay nasa loob ng Malacañang. Sila ang punot dulo ng inyong kahirapan. Kaya kung gusto nyo manood kay Maharlika, you just focus sa ating laban. Okay? So, tuloy natin ang balita. Inatasan umano sila na magsumite ng kanilang updated personal data sheet at clearances mula sa Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman at Sandigang Bayan. Kabilang sa mga pinagsusumite ng ang heads department, agencies, offices, and instrumentalities, government-owned and controlled corporations or the GOCCs, government financial institutions or the GFIs, at state university and colleges, SUCs. So ang memorandum ay ibinaba ng presidential management staff nitong Pebrero 2, alinsunod nga sa direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam naman natin, ang dami nating expose dyan, na si Lucas ay isang utosan lamang ni Lisa Smugs. And even the PMS, Elena Musakat, pasa, nakalimutan ko, Musangot niya. You know, ay mga tauhan ni Lisa Smugs. I like Moscato. Okay? So gusto natin pasalamatan ang nagbigay ng pangkape si Grace and Favor. Thank you palangga. Taga saan ka palangga? BBM resign na, sabi ni Grace Nagard. Tuloy natin ang balita na kasinungalingan ng Malacañang. Marami ang nagdududa na target ng memo ang itinalaga. Okay, tuloy natin. Marami ang nagduda na target ng memo ang mga itinalaga ni Pangulong Duterte sa gitna na rin ng bangayan nito at mga kampo ng mga ni Marcos. Sa unang bahagi ng administrasyon ni Marcos ay isa-isa ring sinibak sa pwesto ang mga taong hinihinalang konektado kay Rodriguez matapos itong magbitil. Kaya nga mga palangga, sabi ko nga sa inyo, vindictive narcissist, itong Jutang Jelimis na Lesa Smugs, si Botodes. Kasi nga, paano magkakaroon ng matinong gobyerno kung tanggal siya ng tanggal, pinapasukan siya ng kabangagan nila, tatanggalin nila na lang ang ganun ang tao. So paano magkaroon ng direct flow, ng tuloy-tuloy, harmonious relationship kung lahat ay pagsisilosan niya at pagtatanggalin niya, katulad na lamang ni Ina Reformina. So ang ibig sabihin, ang nagpapatakbo talaga ng ating gobyerno ay bangag na bangag lang. Diba? So dapat alam nyo yan. Kaya simula ngayon palangga, meron tayong samot-saring mga balita. Siyempre, batiin natin si Mark, si Romelo Kunay, hello palangging, si Len Casiban. Tuloy na natin ang balita, right? Okay. Next time, drama naman tayo. Gusto nyo? Okay. Mainit-init na balita. Diyos ko po, ito. Mainit-init at nakakasuklam na balita. Tataas na naman ang singil ng kuryente. Sinabi ko na yan sa inyo. So ayon sa power distributor na Manila Electric Company or Meralco,
aasahan na madaragdagan ng 0.5738 kada kilowatt hour ang binabayarang kuryente ng ating mga palanggang mamamayan. Talagang dagok pahirap ang binibigay ng AHAS at Kuting government na ito, mga palangga. Tuloy natin, ang ibig sabihin niyan, ang overall electricity rate ay papatak sa 11.9168 kada kilowatt hour ngayong buwan. Grabe. Ay, nako. Buti sana kung tataasan ng sweldo, right? Okay lang magtaasan yung mga leching mga bilihin, di ba? Well, mga bilihin. Kung tataasan nila ang sweldo at hindi nakakamkami ng pera ng bayan. Tuloy na natin itong mga balitang ito. Ang residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ay may dagdag na 115 pesos sa kanilang total bill. So, kita nyo mga kababayan, 115 pesos is a lot para sa mga mahirap nating mga kababayan. Pwede na yan, 2 kilong bigas. Imagine ninyo, sa isang, pwede na yan for 1 week nila, dapat na bigas. Pero dahil dagdag na naman pa sakit, itong kadyutahan ni Kuting na kanyang gobyerno na nangako pababain ang mga bayad, ang ating mga electric bills, we got that. So you have to speak up, get up, and pick them up. Tuloy natin. Ayon sa Meralco, ang taas singil ay dahil sa pagtaas daw ng presyo ng krudo bunsod sa pagpapalit ng panahon ng tag-init, BS. Sinabihan ng tagapagsalita ng power company na si Joe Saldarriaga na aasahang lalo pang tataas ang presyo ng kuryente sa darating na Marso, next month. Mga kababayan, this is what I'm fighting for. Kahit nga tumaas man yung mga bilihin na yan, kasi tumataas talaga ang bilihin, pero dapat itaas din ang quality ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Silipin din, imbis na mag-travel si Kuting, silipin na baka pwedeng itaas ang mga sweldo ng manggagawa. Lahat ng manggagawa, itaas, hindi yung puro pangangamkam ang mga kadyutahan nila. We have 5.7 trillion budget for 2024. Halos 50% niyan na nakawin ang mga buwakan ng inang politikong mangangamkam, lalo na ang AHAS at Kuting. Kung yan ay hindi nila kakamkamin at ibuhos sa mga taong sa proyekto, sa swelo, kung ano pa man, para maibsan ang kahirapan, masolusyonan ang problema sa walang trabaho, edi sana meron tayong happy Philippines. Tayo na ang pinaka-happy place on earth, hindi na po ang Disneyland. Kita mo? Tuloy natin itong kadyutahan ng balita, mga hayop. Meralco will ensure that we can meet the increase in demand, especially since we've already contracted suppliers for additional capacity to help cover our supply requirements. Dagdag pa ng taga Meralco. Kung matatandaan nung nakarang taon ay nagtaas din ang singil ng kuryente ang power company ng kaparehong panahon, pero ito ay dahil sa pansamantalang isinara ng 2 linggo ang Malampaya field. Dahil sa ginawang maintenance, mga palangga, napilitan ang kumpanya na gumamit ng mas mahal na alternative fuel upang makapag-supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Baka naman itong alternative fuel na ito, mga kababayan, ay sangkot na naman si Kuting at si Liza Smugs, kaya tumataas. You know, hindi pa natin nasuri pa kung sino itong saan binili ang alternative fuel, pero bawat galaw ng gobyernong itong mga buwakan ng Genemis na alternatibong ek-ek, ito po ay hindi pabor sa Pilipino, kundi laging pabor sa kanila, sa mga oligarchs at sa kanilang mga kaibigan. Ay, giatay. Ay, nako, bumati muna tayo, party-party, dahil maraming pera sa gobyerno, sabi ni AirTech. Kaloka talaga si Julian Yap. Ayan, the Mother Dragon Warrior. And yes, si Solid Maharlika ni ko. Maharlika ako. Thank you palangga. Nakatuto kayo. Okay, para naman maiba. Kasi puro na lang consumisyon ang balitang ito, mga kababayan. Okay, balitang showbiz. Tatalbugan natin ang mga showbiz chikador. Okay, handa na ba kayo sa balitang showbiz? Ay, nako. Ivana Alawi nag-issue ng statement na hindi daw siya ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albi Benitez. Mayor Albi, kumusta ka na? Ah, mayor ba to? Ah, yung congressman pala, nakausap ko yan dati. Parang somewhere down the road. Okay, iba pala yon. Okay, mayor. Ah, mayor, pareho lang to, di ba? Congressman Albi, oh, siya pala yun. Hmm. Tuloy natin ang balita kay Ivana Alawi. Kilala niyo yun, di ba?
Okay, sabay sa pagbibigay ng tuldok na isyong kinasasangkutan nila, di umano ni Mayor Albie Benitez. Mayor pala siya, okay. Nagbigay rin si Ivana Alawi ng hint sa estado ng kanyang puso dahil nga araw ng mga puso. According to Ivana, I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say is that he is a respectable businessman and not a politician. Naglabas na ng pahayag ang actress vlogger na si Ivana Alawi tungkol sa anya ay mga social media posts na nag-uugnay sa kanya kay Bacolod City Mayor Albie Benitez. That's a problem with social media. Lahat din na judge, lahat kasi mungalingan. You know, lahat, you know, whatever. Pero dito sa ating channel, purong katotohanan na ang nagpaparusa sa bayan ay si Botod at si Kuting. Balik tayo sa showbiz. Kamakailan ay may kumalat na video na makikita ang nasa isang airport sina Ivana at Mayor Albie. Baka naman nagkasabay lang, di ba? Hindi ko nakatayin video. Dahil sa video, lalong lumaki ang sapantaha ng netizens na totoong may ugnayan nga ang dalawa. Wow! Eh kung nag-iibigan naman sila, kung single naman, why not? Di ba? So ang pahayag ay inilabas ni Ivana sa kanyang official Facebook account ngayong araw. Ay kahapon pala dyan sa Pilipinas, Feb 10 of 2024. Sabi ni Ivana, there are posts and issues involving my name. I tried to stay quiet at dumedma na lamang dahil sa paniniwala ko na hindi ako dapat magsalita lalo kapag alam ko na wala akong ginagawang masama. Tama lang naman. Or sometimes you have to speak up. But sometimes you have just to ignore it. Okay? Lalo na kung gusto lang nila mag-gain ng, lalo na kung cloud chaser lang, right? Ignore. Alright? I like you, Ivana. Okay, go. Napilitan umano siyang magsalita dahil nadadamay na ang kanyang mga mahal sa buhay. But sabi ni Ivana, but because of the false accusations and hurtful words that are being thrown to my mom and Mona, ito yung kapatid niya, kinailangan ko nang linawin ang mga bagay. This will be the first and last time na magsalita ako tungkol dito. Hindi po ako ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albie. I met him when I had work in Bacolod. He was very accommodating and friendly at hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan ko. Sabi pa ni Ivana, I am currently seeing someone who makes me happy. Congratulations! Ayan, paglalarawan nga niya. Ang sabi pa niya, all I can say is that he is a respectable businessman and not a politician. Well, si Ivana mayaman na ito. I don't think kailangan mo nang magnanakaw, day. Huwag ka nang pumato sa politisyang magnanakaw. Kung negosyante, baka sana hindi siya connected sa mga politikong korap. Kasi madadamay ka, madadrag ka. Eh may pera ka naman, pumatol ka na lang dun sa matino, malinis, walang bahid ng korupsyon ang yaman, right? So yun ang sinabi ni Ivana. Okay, so bumati muna tayo bago tayo tuloy ang mga balita. Ganda sexy si Ivana, may asawa pa kinuha, sabi ni Amelia Cruzat. Hindi nga daw totoo palangga. Hindi na daw totoo palangga. Ayan, Gandhi married si Albie Benitez. Ano nga nila kuting-kuting yan. Okay, but anyway, ito ang matinding balita mga palangga. Two top NPA leaders, Tege Boom, okay, na chugi sa inkwentro sa Leyte. Ayan, mga kababayan. Tege sa inkwentro o Shoktay. Alam niyo, nagbabato sa akin ng balita. Becky din to eh. Ang daming kabikean. Nahama na siya sa kabikean ko, okay? Shoktay. Well, ba't ba ako natatawa? Shoktay ito, di ba? Eh, pero kasi mga kalaban ng bayan. So, dapat tumawa tayo, di ba? Pagkalaban ng bayan ang mga natitigi, kailangan tayong mag-celebrate. Kasi ibig sabihin, napuksa na yung mga yutang ginemis na kalaban ng bayan. Shoktay sa enkwentro ang dalawang leader ng New People's Army sa barangay Tinag-an, Albuera, Leyte nitong Sabado, Pebrero 10. Tinukoy ni Brigadier General Noel Vistuer, commander ng 802nd Infantry Brigade, ang mga nasawi na sina Rolando Caballera, Executive Committee Member at High Value Target, at Crispolo Agunos Jr., miyembro ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Ani Vistuer na tegi ang mga ito sa 15 minutes na sagupaan sa pamamagitan ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan
Battalion at NPA na tumutugon sa ulat ng mga sibilyan na may namamataang presensya sa rebelding grupo ng lugar. Alam niyo mga palangga, sa panahon ngayon, okay, dapat i-vlog natin to, but since ito ang issue natin, napag-alaman natin sa ating puting ahas na gustong pagtibayin ni Lisa Smugs ang relasyon sa mga makakaliwang grupo sa pamamagitan nila Tambaluslos. Kaya naman nakikita nyo, yung mga makakaliwang kongresista dyan sa Tambaluslos, kongreso, ay binubusog ni Tambaluslos ng salapi ng bayan. Nakita ninyo? Kasi gusto ni Lisa Smugs na palakasin ang alyansa dito sa mga kaliwang grupo para hindi ito mag-aklas pag dumating ang panahon na sukang-suka na sa kanilang administrasyon. Yan po, ganun kaitim ang budhi ni Lisa Smugs kasi siya ang presidente, di ba? Siya ang nasa likod nitong lahat ng ito. Tuloy natin ang tungkol sa mga NPA, tegi-tegi. Okay? Nangingikil umano ang mga ito sa mga sibilyan at plano pang sumatay ng uniformed personnel at mga dating rebelde. See, yan yung problema natin. Kaya hindi tayo umuusad-usad. Third world country tayo dahil pinoprotektahan mismo ng mga politiko itong mga kalaban ng bayan. See? Kasi tuwing eleksyon at pag may mga ganitong klaseng pagtatayo o pagtayo sa katotohanan ng mga bloggers, netizens, lahat tayo, kailangan ng tulong ng mga buwakan ng inang mga kuting at ahas ng tulong ng mga kaliwang grupo para paglabanin, pag-awayin ang mga tunay na mga Pilipinong nagmamahal sa bayan para magdanak o magdanak ang mga pula-pula sa daanan. See, kaya mag-ingat tayo mga kababayan. Kaya kung gusto natin talaga mawala yan, we have to be peaceful in every way. Okay? Pwede tayong mag-get up, speak up, and pick them up in a peaceful manner. Okay? Tuloy natin ang kadyutahang balita. Bilang miyembro ng Executive Committee, si Caballera ang mastermind sa pagtegi ng ilang mga dating kasamahan na sumuko na sa otoridad. Kaya kayo, din sa probinsya, pag may mga anak kayo, payuhan ninyo na wag sumali dito, magpa-recruit sa mga makakaliwang grupo. Naikwento ko na, yung mga kwento ko na ako'y na-recruit din ng LFS ng mga kaliwa, no? Ako'y nasa University Belt. Pero syempre, matibay ang alindog ko, hindi ako namundok at hindi ako umayag na mabilog nila ang utak. Kung nagkataon, di kasama ako sa mga inaantig yung mga kaliwang grupo, di ba? O tuloy natin. Merong standing warrants of arrest sa iba't ibang krimen at 15 counts ng pagtitegi na inisyo ng Regional Trial Court Branch 18 sa Hilongos, Leyte. The tegi of these two notorious NPA, you know, yung mga kapalos sa akin, you just try to understand my words, okay? The tegi of these two notorious NPA terror is a result of the firm resolve and commitment of our people to prevent the recovery efforts of the remnants of IC Livos in their community. Through the timely information provided by some residents, we have pinpointed the area where this tir hide. Indeed, we attained the situation that the people are inhospitable to the NPA tir ayon kay Bistwer. Oh, mahirap kasi mga palangga, alam mo na binabatay na tayo ni Lisa Smugs. Baka sabihin siya yung sinasabihan nating tir. Okay? Ay, nako, asahan pa ang mas maraming operasyon laban sa mga NPA na pinopondahan ni Tambaluslos dyan sa Kongreso. Okay, yan, dagdag ko yon. Okay, we want them to surrender otherwise. We will hunt them down. Inaasahan, nahihina, nagpa ang grupong kinabibilangan ng mga top leaders ng NPA sa kanilang area of responsibility. Samantala, na-recover ang mga otoridad ang dalawang kalibreng 5.56 M16 rifles, isang caliber 0.45, mga personal na damit at subversibong dokumento na naiwan ng iba pang rebelde na nakatakas. Kaya malungkot ang ating bayan dahil talagang may mga makakaliwa. Alam niyo dito sa Amerika, walang ganyan eh, walang rebelde. Kaya tumira ka sa iba't ibang mga lugar, walang mga makakaliwang grupong nanggugurgur. Pero mayroon sa city ng, let's say, LA, San Francisco, New York, di ba talamak na rin ang krimen ngayon? Kasi parang gumagaya yata sila sa Pilipinas. Sa pangangamkam, pang-isnat. Di ba nakikita niya sa mga TikTok, kung saan-saan. It's just so sad. Pero dito, at least wala pang mga
makakaliwang grupo na gustong makipag-alyansa ni Lisa Smugs. Ay, nako. Ay, nako. Ano to? Issue kay Ivana, pakawalay ng admin para malis ang tunay na issue ng bayan, sabi ni Lerma Boticari. Ay, kaya nga palangga, kahit na tinatakal natin ang issue kay Ivana, hindi natin na nawawala yung issue kay Lisa Smugs at kay Kuting. Akala nila makakalusot sila sa bunganga ni Maharlika. Hello. Ay, eto, may balitang showbiz tayo, mga hitad. Balitang showbiz, mainit-init, February 11, may gay benefactor ba o misteryoso o misteryo pala sa condo unit na at kabuhayan ni Dominic? Ay, naku. So, hindi ko to kilala. Okay, pag-usapan na lang natin para may showbiz-showbiz, you know, segment tayo. So, nung nakita ko si Dominic, ayoko naman siya i-judge, pero mukhang tipuhin nga siya ng mga backlash. Type niyo ba yun? May backlash ba dito? Sabi ni AZ, maraming vangag kay Ivana, ha? Marami kasing pera si Ivana, tsaka maganda naman si Bakling. Okay na yun. Okay, balik tayo dito kay Dominic at saka kay Bea. Kakabit ng intriga sa hiwalayan ng engaged couple na si Bea Alonso at Dominic Roque ay isyo tungkol sa tinutuluyang condominium unit at tunay na pinagkakitaan ni Dom. Gayong hindi naman daw siya aktibo sa showbiz. Ano itets? Mayaman ba yun? Hindi ko naman siya napapalo pero tignan natin kung gaano ka-juicy kasi may mga lumalabas na meron na siyang jowang backlash na taga-kongreso. Kaya natin pinag-uusapan. Unang sumambulat ang tukol dito sa showbiz now na ni Christopher Min kung saan na, hi Nanay Christy! Mapaklose tayo kasi binabanggit din ako. But yan, nakinig ako sa kanyang mga showbiz chismis. Kasi kailangan natin yung sa buhay. Balance lang. Politika, showbiz, sex life. We need that, right? Sino may walang churva dito? Maghanap na kayo. Okay. Ay, nako. Ay, unang ang sumambulat ito sa showbiz now na kay Christy. Nakarating daw sa kanya ang ginagawang pagpapa-imbestiga ng kampo ni Bea kay Dominic tungkol sa kabuhayan nito. Ay, nako, kung ako naman ang nanay ni Bea, paimbestigahan ko rin. At baka mamaya sangkot sa pulboron. Baka lang naman. This is just my, hindi lang si Dom. Wala lang, nasambit ko lang. Bakit? Show ko to eh. Okay, baka naman yung kinakalantari ng anak ko, eh, pulburon. Di ba? Eh, dapat paghiwalayin na kaagad, baka madamay pa. Okay? Ito, tuloy ang ligaya. So, napagalaman daw na ang condo unit na tinutuluyan nito ay pagmamayari ng isang controversial na politiko. So, may karapatan tayong magsalita kasi mga palangga, kung binabayaran siya ng politiko, pera natin yon. Kailang bawihin natin kay Dominic kung totoo yon. Oh my God. Sabi ni Christopher Min, si Salceda daw. Sabi ni Maverick, ay, si Bukbukin. Yan, si Salceda talagang, alam mo kung bakit. Yan po si Salceda ang isa sa kasangkapan ni Lisa at ni Kuting na pinatigil ang hearing sa smuggling doon kay Michael Ma. So, na-i-connect natin. See that, Maverick? Maverick, di ba? Tama tayo. So baka ito'y na, ito'y nagtatanong tayo kung si Salceda ay nabayaran ni Lisa Kuting at ni Tambaluslos para harangin ang hearing dito sa smuggling na nakasangkot si Michael Ma at mga taga Bureau of Customs. So ibig sabihin, dito napunta ang pera kaya naman namamayagpag ang smuggling kung may katotohanan yan. Right, Cotton Finn? Oh, see? Ay, nako, konektado talaga. May pabitin si Christy sa mga netizens na lang daw, na ang mga netizens na lang daw ang mag-isip kung ano ang koneksyon ni Dominic sa nabanggit na politiko at bakit ito ang boss niya. Dalawang bagay tuloy ang speculation ng mga intrigerang Marites. Kasama na ako doon. Masarap maging Marites sa buhay. Hello. Paminsan-minsan. It's either my gay benefactor si Dom o involved sa illegal na gawain. Ito yung sinasabi ko. Doon ako sa illegal na gawain side. Dapat siya imbestigahan. Kasi kung sangkot siya sa politikong ito at nag-e-enjoy siya sa kondo na yan gamit ang pera ng bayan, eh dapat siyang tugisin dito sa ating channel. Okay? Tuloy natin. Sinabi ni Ogie na isa pang chikadora na kaya hindi nakapangalan kay Dominic ang kondo unit na tinitirhan niya ay dahil nangungupahan lang siya rito. Ay, naku. Patawag yan sa Senate. Patawag sa Senate tsaka sa Congress. Ay nako, marami raw kasing nagtatanong kung paano niya na-afford manirahan sa ganong klaseng high-end na condo unit ngayong hindi naman daw siya
aktibo sa showbiz. Oo nga naman. Speaking of kabuhayan sa mga nagtaas daw ng kilay, sa kung ano ang pinagkakabala ni Dominic, ay sariling multimedia company o production house, si Dominic na nagkukomisyon sa iba't ibang brand companies para gumawa ng AVP or audiovisual presentations. Pwede namang i-audit yun. Pwede titignan kung magkano ang kanyang declared income, di ba, sa BIR. Pwedeng pagbanggain yun. Diba? Pero kung may kasabot siya, let's say for example, kung si Salceda, diba, ng Chairman of Committee on Ways and Means, ang kanyang jowaers, may captain kay Lisa Smugs. Tapos, pwede nilang laruin ang Bureau of BIR, Internal Revenue. See that? The ugat ang pagkukurakot sa bayan, mga palanda. Kung ito ay si Dominic, makapag-comment na lang din, ay totoong ginaganon. Hindi pala, ganon pala. Ginaganon. Kasi Dominic ay totoong ginaganon ni Bukbukin, ni Salceda, mga palangga. Tapos pinapatara sa kondo gamit ang pera ng bayan. Ay putang ina nilang, jotang ginimiss nilang lahat. You know what I mean? Cotton fin siya ba? Hotdog sa hotdog. Oh, sino? Si Bullet Halusos. Naku, isa pa rin ang pinag-usapan natin. Ang daming lumabas. Saka na lang yan. Mahina kalaban. Okay, ambassador si Doms ng Quick Tires pero di kakayanin na magkaroon siya ng gasoline business. Sabi ni Solid Marley, kaya kayo talaga mga active. Okay, ang point ko lang dito, kung totoong nakipag-ispadahan si Dominic kay Salceda, I love this topic. Ay, naku, paminsan-minsan may ganito tayo. Hackdog sa hackdog, sabi ni Ensos. Ay, naku, kung nakipag-ispadahan si Bukbuk at saka si Dom, may involved na pera ng bayan. Hindi po ito nakakatawa. Kailangan isuka ni Dom yung pera ng bayan kung may katotohanan. Ay, ambot sa inyo. Seryoso tayo eh. Okay, ito din ko na itong balita. Ang gulo-gulo nyo. Kayo talaga. Okay, ang pangalan daw ng kampanya, ng kumpanya nito ay Black Peak Media Productions na malaki rin naman daw ang kinikita. Madali lang ito yung audit. Diba? Sa BIR, napakadali lang malaman kung magkano ang iyong kinita. Oh, sabi ni Enzo, sword fight. Ispadahay ang mga tirada si Ling. Ay, ambot sa inyo ha. Gapahin mo yung kuderea. Fencing, sabi ni Cotton Pin. Okay. Tuloy natin to. Pero sa dating at looks down ni Dominic, hindi raw talaga maiwasang maisipan siyang namamakla. Ano ba to? Ay, yung nagbigay sa akin ng balita. Jutang Jenina. Okay. Talagang gusto niyong matawa, no? Oh, sabi dito, oh my gay benefactor na nagsusustento sa kanya. Pero hindi naman daw ito bago sa showbiz at may mga kagaya rin ni Dominic na napag-iisipan ang mga ganitong mga bagay. Alright? Kasi tuhog si Lisa ang tuhugin, sabi ni Grace Nagard. Matuloy natin to. Huwag mo lang tumawa, Marley. Ang kulit mo eh. Okay. Nang matanong ni Josa Poco, sino naman to si Josa Poco? Okay, kung wala ba talagang jowang backlink si Dominic, sinabi naman ni Ogie na hindi niya masasagot. Iyan, dahil hindi naman niya talaga makakalkal ang personal na buhay nito. Pero ang mga tipo raw kasi nito ay sadyang lapitin talaga ng mga backlink. Okay? Huwag daw sanang ma-discredit si Dominic dahil kumikita rin naman daw ito dahil sa endorsements. Pero sa assets and properties daw ay talaga namang lamang na lamang si Bea. Alam mo, ito ako kay Bea. Ako kay Bea, Hototero, sabi ni, kung ganito yung status ng buhay mo, pero you have to be realistic. Masarap magmahal, okay? Magmahal. Pero totoo yung kasabihan na pag tumibok yung puso mo sa isang tao, kahit wala siyang pera, magmahalan kayo. Pero kasi sa panahon ngayon, nakakatakot. Diba? Kabaga, ikaw yung maraming pera, tapos uhututan ka lang, tapos masakit talaga, pinaghirapan mo yung pera mo, diba? Kasama lang may prenuptial agreement. So para sa akin, kasi you have to protect your asset, di ba? Kasi kung, let's say ako kunyari, o sinong gusto mong maging kapartner ko dyan para maiba lang ang balita natin. Let's say kunyari mayamang mayaman ako, okay? Marami akong asset, 2 billion, okay? Sabi ko ito, 1 billion dollars na lang kunyari. I have that asset. Tapos nagustuhan ko si Palanga. Sino ba dito? Kunya, hank na hank si Palanga. Mag-comment kayo dyan kung sino. Kasi, ang pagmamahalan, two ways naman yan. Let's say wala kang pera. Hi, Raimi. Si Cotton Fin, hala pa lang ga, Cotton Fin 25. Kunyari, walang pera itong si Boylet. Tutulungan ko siya. Okay? Tutulungan kita. Pero, syempre,
Pero nakakatakot kasi pag nagpakasal kayo dahil yun, no, conjugal na yun eh. So dapat talaga may prenuptial. Ngayon ganito na lang. Pala, oh, ako, sabi si Coach Via, kunyari tayong dalawa coach. Ako yung mayaman, bongga-bongga. Sabihin ko sa'yo, oh, nagmamahalan tayo sa isa't isa, darling. Oh, my love. Okay, I have this asset, ganyan-ganyan. So papipirmahan kita, but I will help you. Mag-business tayo. Ganito gawin natin. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Tutulong kasi dapat i-leave mo yung iyong partner. Kasi hindi porkit wala siyang pera, itatapon mo na siya. Diba? Sabi ni Kwapol, kunwari si Tambaloslos, hindi. Kunwari si Tambaloslos, palangga, hindi siya magtatagal ng isang minuto. Lumuson ko sa. Sa Kumunoy. Okay? Huwag na ka, ito natin itong balita. Diyos ko, saan tayo napupunta? Okay, wag naman daw sanang uriin ang tao batay sa kanyang yaman. Oo naman. Pero ako seriously, kung ako yung pinaka, kunyari ako mayaman compared sa lalaki, kung mahal mo yung lalaki, you have to help him. Diba? Protektan mo lang yung asset mo, then tulungan mo siya, tulungan mo yung pamilya niya. Ganun naman talaga eh. Kung niloko ka, alam mo sa mundong ito kasi walang certainty ang mundo. 'Di ba? Kahit sa kaibigan, tinulungan mo, pinalamon mo, 'di ba? Sa kaibigan pinalamon mo, pina-shopping mo, yung mga ganon, 'di ba? Kung ano-anong pinagagawa mo, tapos later on tatraidorin ka, walang certainty. So ang importante, bukas sa loob mo na tumulong ka. Kung tumulong ka, tapos tinraidor ka pa, wala ka na magagawa doon. Traidor talaga. Kung nagmahal ka ng lubos, tapos tinatraidor ka ng buboylet pala, ng espada pala, at least nung mga panahon naman, nag-enjoy ka naman, di ba? Just forget about it and move on. Ganon yon. Kasi paano ba malalaman? Let's say magkaibigan tayo. Paano malalaman na tatraidorin ka ng magiging magiging jowa mo? Hindi mo talaga malalaman palangga. Kasi I wish nakikita mo yung future. Kasi kung nakikita mo yung future mo, hindi tayo magkakamali lahat. Kung nakikita natin ang future, hindi tayo nabudol ni Kuting at ni Lisa. Right? Kung nakikita natin. Kaso hindi natin nakikita yung future. Okay? Tuloy na natin itong mga chika boom boom. Nagtagal tayo dito. Isa pang source, ano kapag sabi kay Ogie na sa totoo lang daw galante si Dominic. Pagdating kay Bea, so it means to say, hindi rin naman daw si Bea ang gumagastos sa mga trip nila. Okay, I'll comment again. Ang mga mambubudol, okay, mapakaibigan, mapadyowa, mga kababayan, mga scammer, madalas yan, magsispend. O kunyari, uy, titreat kita sa ganito, paparty kita, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kunyari lang yan, padadamahin ka. Na kunyari, galante ka, ganyan, ganyan, ganyan. O at the end, babawian ka ng ganyan. Isa-scam ka. So madalas yan. Hindi ko sinasabi na si Dominic to. Pero sa mundo ng mga scammers, ito po yung kanilang gawain. Padadamahin ka na kunyari may perang ganito. Kaya nga may salitang budol-budol. Kaya sa may salitang budol-budol, alam nyo ba kung ano yung budol-budol? Is it the right? Diba yung, meron akong kamag-anak. Okay? May kamag-anak akong nabudol siya. 100,000 ba yun? 200,000. But this is like 30 years ago na story. Dahil nalaman na meron siyang pera sa bangko, okay? Pera sa bangko na nakadeposito sa bangko. So may nambudol sa kanya na kunyari, oh ito, business, ganito, ganyan, ganyan, da-da-da-da-da. So pinakitaan siya ng pera sa bag na maraming pera. Oh ito, nakalimutan ko na yung exact detalye ng story, pero ito yung content ng istorya. Pinakitaan itong kamag-anak ko ng pera, na ito, may pera kami, ganito, ganito, business. So iwan ko muna to sa'yo, da-da-da-da-da. Tapos kumbaga parang na-hypnotize, that's the word of my kamag-anak, pinawidraw sa kanya yung pera niya sa bangko. So minsan, mahirap din parang maging greedy tayo right away or minsan nabubudol ka talaga. Akala niya siguro yung pera niya 100,000, 200,000, madudoble. Hindi niya pa alam, nabudol-budol siya. Diba? May ganyan sa Pilipinas. So dyan po nagsimula ang salitang budol-budol. So akala nitong kamag-anak ko ay iniwan siya ng maraming pera sa bag. Diba? Binidraw niya yung pera niya sa bangko, binigay niya dun sa scammer. Basta ganun yung ano, ganun yung kwento. Nakalimutan ko na eksakto, basta nabudol siya in other words. All right? So ito na, tuloy natin. Pero si Dominic na pinag-usapan natin, humaba na. Para kay Ogie, may ego pa rin naman ang lalaki at sure daw siyang aware si Dominic na pagdating sa status.
mas angat sa kanya si Bea kaya hindi naman daw siguro totoo ang chikang ito. Kaya nga raw willing ang aktor na pumirma ng prenuptial agreement para lang patunayan sa pamilya ni Bea na hindi siya after sa yaman ito. Ang Japan trip naman daw ng huling travel nila together ay isang sponsored trip ng iniendoso nilang travel agency. Samantala, wala pang tugon sa reaksyon sa upahayag si Dominic at Bea patungo sa kanilang hiwalayang issues. Sino ba dito may ganyang eksperyensya? Italiano is budol-budol. Tulad ni Madam Oring, piniperahan lang siya, sabi ni Maverick Michelle. Sino si Madam Oring? Ay, si Madam Oring kilala ko. Sino pinerahan ni Madam Oring? Yung bata niyang jowa? Cool boy, parang ispadahan, sabi niya. Yan, nalala ko yan. Okay, tuloy ang balita. Malapit na tayo sa Bugatti. Ito na. Comelec, pinahinto. Parang nag-iba na yung tono ko. Comelec, pinahinto ang koleksyon ng voter certificate fee or certification fee. Abay, buti naman. Okay? Hindi na maniningil ang Commission on Elections or Comelec ng 75 pesos sa mga kumukuha ng voter certification. Nakasaat ito sa minutes ng Comelec referendum consultation na isinagawa noong Pebrero sa is kung saan nagpa siya ang mga opisyal ng komisyon na suspindihin ang koleksyon ng voter certification fee simula February 12, tomorrow. So, samantala, aarangkada na simula February 12 ang pagpapatuloy ng voter registration para sa 2025 midterm elections. Nauna na ang inihayag ng Comelec kamakalawa na inaasahan nilang nasa 3 milyong Pilipino ang magpaparehistro para sa halalan sa susunod na taon. Yan ay isa sa mga issue natin, kaya bantayan din natin ang bidding dyan sa Comelec at pag-uusapan natin yan ni Attorney Glenn Chong. Sabi ni Liz, hindi ako sanay na walang balljack. Meron tayong balljack palangga. Kanina ng balljack tayo. So parang game lang to, para maiba naman. Oh, ito na. Ito na yung Bugatti. Ayan, tangin ng Bugatti na ito. Na ito. Bureau of Customs sa natitira pang Bugatti Chiron owner. Okay? We will find you. So may mga nahuling Bugatti na ipinuslit sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Customs, we will find you, hanapin daw nila. Ito ang naging babala kahapon ng Bureau of Customs sa rehistradong may-ari ng pinaghahanap nilang smuggled Bugatti Chiron hypersports car. Nangako si Customs Commissioner Rubio, ayan, bagman yan. Natiyakin nilang mahahanap ang isang two-trang Nguyen, ang registered owner ng Azul na sports car na may plate number na NIM 5448. Okay? Surrender or you will face the consequence. We already have the information on the location of the car, but we are still verifying this. But for the owner, it would be better for him to surrender, similar to what the owner of the red Bugatti did yesterday, ayon kay Rubio. Question, Rubio at Lisa Ahas. Kasi kasabot ni Lisa yan. Mga palangga, ang punot dulo nito si Lisa. Si Rubio, pinangalanan yan nung time ni Lacson na what? Bagman dyan sa Bureau of Customs. Tanong, paano makakapasok sa Pilipinas, itong Bugatti na ito, kung walang kasabwat sa customs? Kaya itong mga drama-drama lang ito, mga palangga, mga pang-media lang ito, kaya natin pinag-uusapan. In the first place, sino ang tiwali sa customs na papasukin itong mga Bugatti na ito? Tuloy natin. Matatandaan ang pulang sports car na may plate number na NIM 5450 at rehistrado kay Mingwin Zhu ay una nang isinuko sa Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port ng BOC noong Biyernes sa isang tahanan sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City. Tandaan nyo, sa Ayala Alabang, dyan din po nahuli si Chururot tuloy. Ay, Mother Pebbles Chururot, Sayarot, na sangkot sa pulboronic na kaibigan ni Kuting at ni Lisa na sinasama nila sa kanilang mga state visit. Baka doon din, okay? Kasunod ito ng apela sa publiko na ginawa ng BOC kamakailan upang matagpuan ang dalawang Bugatti Chiron sports car na nagkakahalaga ng nasa 165 million bawat isa ng walang custom duties at tax at nakikitang bumabagtas sa Pasay, Pasig at Muntinlupa at Cavite.
question again. Ito ang tatanong natin. Ask us anything kay Marcos Jr. Kung hindi ba naman, okay, mga kasabwat ninyo ang nasa Bureau of Customs. By the way, mga kababayan, itong mga pangalan sila, sila Rubio, sangkot ito sa mga anomalya. Ang dami ko ng vlog dito. Pinapaalala ko lang sa inyo. 168 million kada isa ang halaga. So, dalawa, 350 million. No, may, yeah, may get. 336 to be exact. 168 times 2. Sino ang maglalakas ng loob na magpapasok ng ganyang transaction sa Pilipinas kung walang mag-aantay na kasabwat sa Bureau of Customs? Open your mind. Sinong kahit mayaman ka, may negosyo ka, na papasok ka ng dalawang Bugatti, tatlo o lima o sampo o whatever na mga kontrabando o smuggled cars. Hindi lang agricultural smuggling ang issue. Sino ang matino na negosyante na maglalakas ng loob kung hindi kasabwat ang Bureau of Customs? Tanong nyo kay Kuting. Alam niya sagot. Sinabi ni, ito pa, tingnan nyo to ha. Sinabi ni Deputy Commissioner for Intelligence Group, Juvie Max Uy, na ginawa nila ang apela sa publiko matapos makumpirma na ang mga sasakyan ay walang importation document. Sino si Juvie Max Uy? Si Juvie Max Uy, mga palangga, isa sa prinotektahan ni Lisa Ahas Araneta Marcos, ni Kuting Jr., kasi si Juvie Max Uy po ay kasama ni Michael Ma na pinangalanan sa Congress sa Committee on Ways and Means na pinatatawag na sila ay sangkot sa smuggling dyan sa Bureau of Customs. At sino ang chairman ng Committee on Ways and Means? Si Salceda na di umanong nakipag-fencing kay Dominic. See that? Ang connect ng ating mga balita. Okay? Juvie Max Uy, grabe ano? Kaya kailangan tayo may ganito para na i-connect natin ang na-incorporate natin, kumbaga sa pagluluto, na-incorporate natin mga ingredients. Ito ingredients ng mga pambubudol. Ingredients, sila yung mga ingredients kung bakit nagiging maalat ang ating bansa. See? Na-connect natin. Sila ang dahilan. O, tuloy ko balita. Sinabi ni Deputy Commissioner for Intelligence, Juvie Max Uy, na ginagawa nila ang apela sa publiko matapos makumpirma na ang mga sasakyan ay walang importation documents. Naglabas naman ng direktiba si Customs Intelligence and Investigation Service Vernie Enciso, medyo bago itong pangalan, hindi siya kasama doon, na doblehin ang pagsusupol, the fact na, you know, boss nito si Juvie Max, mag-isip na kayo, na doblehin ang pagsusumikap upang makahanap ng lead at ang asul na Bugatti Chiron sports car. Sabi pa nila, to the owner of the blue Bugatti, I promise that we will find you. A sports car like this attracts attention on the road. With the promise of a cash reward, we expect to receive information as soon as you drive your car on the road. It's going to be a small world from now on, sabi ng Bureau of Customs. Nag-alok rin naman ang BOC sa publiko ng, na magbibigay ng cash award sa sino mang informer o whistleblower na makakapagturo sa kinaroonan ng bihikulo. Alinsunod sa Section 1512 ng Customs Modernization and Tariff Act at CAO 032-2022, ang mga may-ari ng Bugatti Chiron cars ay maharap sa mga kasong Section 1401 in relation to Sections 1400 at 113 ng CMTA. Mga palangging, mga kababayan. Itong kadyutahang balita na ito, ito ay mga palabas lamang ng Bureau of Customs na sila ay makikising at ginagawa nila ang kanilang mga trabaho. Pero ito ay kasinungalingan. Sabi ko nga, bago magbitaw ng bungang ang mga kaletsihang mga balita na ito, okay? Na si Juvie Max ay nahunting nila, di ba? Si Custom, mga taga-Custom, si Rubio, lahat sila. Ipatawag muna, ipatuloy muna ni Kuting sa Congress. Kasi itong mga pangalang taong ito, pinangalanan silang smuggler. Sinong pagtitiwalaan? Pagtitiwalaan mo to? Pinatawag silang mga, tinatawag sila, nasangkot sila sa smuggling? Tapos kinansel nila ang hearing? You will trust these persons? These people? Di ba? So, open your mind, mga palangga. Naway maraming dadalo sa Feb 25 sa Cebu.
sa Cebu, sabi ni Sasin Adrasin, sa mga taga Cebu, February 25 po, meron diyang step up, okay? Mga hakbang ng mga maiisog. Alright? Ngayon, mga kababayan, sino, okay? Ano to? Okay. Sino ngayon ang nagpuslit ng Bugatti? Ha? Sino? Moro-moro lang, sabi ni Jonathan Versosa. Yung mga taong kunyari, hinuhuli ang nagpuslit ng Bugatti, hindi pumunta sa Congress. Pinatawag sila dahil sila sangkot sa smuggling. Kasabot sila ni Lisa Smugs. Bakit ko sinasabi? Sino ang nag-appoint kay Rubio? Si Lisa. Pina-interview nga yan kay, ano, kay Tuning. Di ba? Yan, pina-interview niya doon para i-clear ang pangalan ni Lisa Smugs at ni Martin Araneta. Remember that last year? Nung tinitira ko sila, na sila ay mga kasabot yan sa smuggling na yan. Alalahanin ninyo. Kaya dito sa ating channel, simula nga, 3 days na natin itong ginagawa, yung mga samot-saring balita. So para na ipapahayag natin sa inyo na yung mga taong involved, imagine nyo kahit showbiz, Bea Dominic, yung pala may connection sa kongresistang si Salceda. Pero syempre, yun ay hindi pa naman kumpirmado. So nakunik natin si Salceda kay Michael Ma, kay Lisa, kasi siya yung chairperson ng Committee on Ways and Means na dapat ituloy itong mga hearing na ito para mapatunayan sa taong bayan na ilan ba, magkano ba, ilang billion ba ang ninakaw o inismuggle ni Michael Ma, ni Juvie Max, ni La Rubio dyan sa Bureau of Customs. So dahil hawak ni Lisa at ni Kuting ang kapulburo ng gobyernong ito, sinalpakan ng pera for sure yan. Kinausap si Salceda, di ba? Minessage ko po si Congressman Swansing. Si Congressman Swansing wala rin nagawa. Sabi ko, last year of January 2023, nag-comment pa ako. Sabi ko, Congressman Swansing sa kanyang Facebook post, kailan matutuloy ang hearing? Ayon sa kanya, kinancel nila at wala, hindi niya kontrolado. Si Congress, siya kasi yung nag-initiate noon, si Swansing. Siya ang nag-open ng investigation na yon. So dahil masasangkot si Lisa Smugs at kanyang pamilya, ulit-ulit kong sasabihin sa'yo, si Juvie Max kasama po doon sa mga pinangalanan itong mga kunyari huli-huli ng Bugatti. So sino ang kalaban ng bayan? Sila. Sila ang magpapahirap sa inyo. So ang investor na Lola, salamat palangga. Welcome to, uy, congratulations sa, we have like almost 200 subscribe, so ano, paid subscribers. Okay? Tama ba ang pag-asabi ko? Yung mga nagsubscribe sa ating channel. Thank you so much. Thank you for supporting my channel. Right? Kape-kape. Ayan, sabi ni Palanga. So dito niya makikita, mga kababayan, kaya dito sa channel natin, pil tayong binubusalan, tinatanggal ang ating mga Facebook page. Tinatamnan tayo ng mga kaso, pinaproxy tayo ng mga kaso. Mga Palanga, sabi ko nga, tingnan natin. Nasa atin ang huling halakap. Nasa taong bayan ang huling halakap. Dahil kahit kailan, sa buong buhay ko, nilabanan ko ang lahat ng mga demonyong umaharang sa daanan ko. Lahat ng jejemonyo na gusto akong apakan para maging miserable ang buhay ko, pinagjug-jug-jug-jug-jug ko sila. Hindi physically. Parang farmale. Hindi siya physically yung ginug-jug ko sila. Pero tumayo ako with all my alindog, okay, nasabi ko sa kanila, jutang jininan nyo, hindi kayo magwawagi. At sa lahat ng ginagawa ni Lisa na paggagamit ng mga tao, mga proxy case niya sa akin, Lisa Smugs, kaya kahit ang idrag kahit saan, alam mo makakaligtas ka. Muli, this is your fair lady Maharlika. Walang susuko sa labang ito. Malapit na tayo sa crown, mga Palangga. Actually, we're winning already. They're affected. Ang impact natin, bongga. Lalo na yung pasabog natin kanina. Yung Valentine budol nila, yung mga video. You watch that. Doon mo makikita na binubudol tayo. Hindi po titigil si Maharlika. Hanggang nananalaytay ang dugong Maharlika sa katawan ko. Kasama kayo. Hindi po tayo titigil. Alright? So, see you again later. Love you, Palangga. Lisa, malapit ka na. Botod.